Hello everyone and welcome back to our YouTube channel kung saan ating binibigyan ng simpleng discussion ang mga topics sa mathematics para sa lahat ng antas. At ngayong oras na ito nga ay ating tatalakayin ang pagkuha ng GCF at LCM. Ang GCF ay ang tinatawag natin na greatest common factor. Malaki ang role ng GCF sa pag-change ng fractions para maging lowest term. Ang LCM naman ay ang tinatawag natin na least common multiple. Ito rin naman ay nagagamit natin sa pagkuha natin ng LCD para maging similar fractions ang mga dissimilar fractions. So maraming paraan sa pagkuha ng GCF at LCM. Pero ngayon, ang tatalakayin natin ay ang tinatawag natin na continuous division. Sa continuous division, dire-diretso lang natin na dinidivide ang mga given numbers sa mga prime numbers. So, magbigay tayo ng example dito. Halimbawa, binigyan tayo ng numbers na 12 at ng number na 18. Ano kaya ang GCF ng 12 and 18? Ano rin naman kaya ang LCM nito? Una, mag-isip tayo ng prime numbers. So, basically, ang ginagamit lagi natin na prime numbers dito ay ang mga below 20. So, lagi tayo nag-i-start sa 2. Nagdi-divide tayo sa 2, sa 3, sa 5, sa 7, at iba pa. So, pinakamadali lagi yung pinakamababa. So, i-divide natin sila pareho sa 2. Okay, so 12 divided by 2, that is 6. 18 divided by 2, that will give us 9. Ang 6 at 9 natin ay pwede pa rin nating hatiin. So, dire-diretso tayo sa ating continuous division. Pwede pa rin natin silang i-divide. Sa anong prime number kaya? Pwede kay 2, si 6, pero si 9 ay hindi pwede kay 2. So, saan pa kayang ibang number? Yes, pwede nating i-divide si 6 and 9 kay 3. So, 6 divided by 3, that is equal to 2. 9 divided by 3, that is equal to 3. Pwede pa ba nating i-divide si 2 at si 3 sa iba pang numbers? Sa iba pang prime numbers or sa katulad nilang prime numbers, hindi na. So, dahil dyan, dito na tayo hihinto sa ating continuous division. Ngayon, paano natin makukuha ang GCF dito sa ginawa natin? Tignan itong mga numbers vertically, yung mga patayo. Okay, itong dalawang number na to ay imumultiply natin. 2 times 3. And that will give us the answer 6. So, ibig sabihin, ang greatest common factor ng 12 at 18 ay 6. Ganun po ang pagkuha ng GCF sa continuous division. Ngayon naman, paano naman ang LCM? Gamit pa rin itong ginawa natin na continuous division, sulat natin ang LCM. Kukunin na natin lahat ng numbers na dinivide natin, pinang-divide natin, yung pa-letter L, ito. Sorry. Yan. Itong mga numbers na ito. Okay? So, itong mga numbers na ito ang imumultiply naman natin. 2 times 3 times 2, ito sa baba, times itong 3. So, kapag minultiply na natin itong lahat ng numbers na ito, that is 2 times 3, the answer is 6. Times 2, that is 12. Times 3,
That is 36. Dito na lang natin ilalagay sa taas kasi hindi na kasya. So, ibig sabihin, ang LCM ng 12 at 18 ay 36. So, sa pamamagitan ng continuous division na ginawa natin, sabay na natin na nakukuha ang GCF at LCM ng given numbers. So, gawa pa tayo ng iba pang examples. Ngayon naman, gumawa pa tayo ng iba pang example. Paano kung halimbawang tatlong digits ang kailangan natin kuhaan ng GCF at LCM? So again, mag-isip lang tayo ng prime number na pwede nating i-divide pare-pareho kay 2, 6, and 12. And that is the prime number 2. 4 divided by 2, that is 2. 6 divided by 2, that is 3. 12 divided by 2, that is 6. Ngayon, meron pa ba tayong pwedeng i-divide sa kanila na pare-pareho? Wala na po. So, magiging GCF natin para sa kanila ay 2. Okay, paano naman ang LCM? So, sa LCM natin, wala na tayong pwedeng i-divide sa kanilang tatlo ng pare-pareho. Pero kay 3 at kay 6, meron pa tayong pwedeng i-divide. So, tatanggalin na natin si 2. Dito na lang tayo kay 3 and 6. Si 3 at si 6 ay pwedeng i-divide kay 3. So, 3 divided by 3, that is 1. 6 divided by 3, that is 2. So, dito na natatapos ang ating continuous division. Dahil si 1 at si 2 ay hindi na natin pwedeng i-divide pa sa ibang prime numbers pareho. So, paano na natin makukuha ang LCM ng 4, 6, and 12? So, eto ngayon yon. Lahat ng mga nasa labas, yan yung gagamitin natin na imo-multiply. So, 2 times 3 times 1 times 2. So, 2 times 3, that is 6. Times 1, 6 pa rin. Times 2, that is 12. So, ibig sabihin, ang ating LCM para sa numbers 4, 6, and 12 ay 12. Ayan, mga bata. So, ayan ang simpleng pagkuha ng GCF at LCM gamit lamang ang continuous division. Nawa marami kayong natutunan at huwag kalimutan na mag-subscribe sa ating channel para sa ating mga upcoming videos. Maraming